So what's up sa inyo guys, it's Dachi here. So nagbabalik ulit tayo sa Kapal Topics natin. Kung bago pa lang kayo is mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa future uploads natin. So ano nga ba yung topic natin ngayon? So tuturo ko kayo ngayon guys, para to sa mga beginner or yung mga wala pang masyadong alam-alam dito sa Kapal. So meron akong ituturo sa inyo, i-share ko sa inyo para pwede nyo rin gawin. Okay, so para rin to sa gustong ano, mag-build up ng items. So, umpisa muna natin to guys sa Astral Bike. Umpisa muna natin to dito sa Astral Bike. Kung paano nga ba mag-build up or kung saan natin napupulot to or kung ano yung mga ways para makuha to. Okay? So, unahin muna natin dun sa about sa kung paano natin mapupulot or makuha yung Astral Bike natin. Example ko lang muna ito sa blue bike kasi blue bike yung meron ako dito. So, meron kasi tayong dalawang ano, pwedeng makuha. Yung isa guys, pwede natin makuha yung bike na to nang walang slot. Okay, walang slot talaga. Is yung ibig kong sabihin guys, yung ano, kulay puti. Mamaya punta tayo sa auction para maipakita ko sa inyo. Okay, dito punta tayo dito ng vehicles. Astral Bike. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung normal lang talaga yung kulay puti or walang slot. Pwede nyo makuha to sa dungeon or random kasi to sa mga boss. Okay? So yung isa naman, pwede nyo pa rin makuha sa mga boss sa dungeon is yung 2 slotted talaga. Yung may dalawang slot pero mababa yung chance nun. Okay? So swerte kayo kung makuha nyo yung 2 slot. Okay? So yun. Dun yun natin pwede makuha guys. Tapos, halimbawa nakapulot kayo ng kulay puting bike, ganito walang slot. So, huwag kayo mawala ng pag-asa guys kasi pwede nyong i-3 slot yan. Okay? So, mamaya tuturo ko sa inyo ang paano. So, kung paano rin yung gagawin to. Ayan, yung ganyang slot. Or kung magbi-build up talaga kayo ng astral bike nyo. Kung ano yung gusto nyong stat, pwede nyong makuha. Kailangan lang natin dito ng ALS. Okay? So, umpisa muna natin sa ano? Umpisa muna natin sa pag-2 slot kasi yun muna yung requirements dito, guys, sa bike natin. So, yung una nyong gagawin, punta kayo dito sa upgrade items. Upgrade items, guys, tapos dito hanapin natin yung ano? Yung converter para sa bike. Doon pala tayo sa ano, sa slot extender. Okay? Ayan, upgrade items, tapos punta kayo dito sa ano, slot extender. Pero hindi yung slot extender yung gagamitin natin. Pindutin nyo dito sa all. Tapos hanapin nyo yung bike slot converter. Ayan, ito yung converter natin guys. So, paano natin to gagawin? Siyempre, blue bike lang yung ini-example ko sa inyo. Kasi kapag ito yung gagamitin yung ano, bike slot converter na level 3, is para yan sa ano, RW3. Okay, hindi yan para sa blue bike. Okay, so yung gagawin natin, search natin dito. Medium. Ayan. Pindutin nyo yung medium para yung lumabas is yung pang blue bike level lang. Or yung bike slot converter na level 2. Kasi ito yung requirements natin para sa type blue na bike. So ayan, mabasa naman natin dito guys sa target of use. So ayan, astral bike card, blue, 2 slot or less. Ibig sabihin, hanggang 2 slot lang yung pwede nyong paggamit. Okay? So, gagamitin yung ano, itong bike slot converter hanggang 2 slot lang. So, which is hindi nyo pwedeng gamitin yung converter na to para i-3 slot yung 2 slotted nyo na bike. Okay? So, para lang to sa mga ano, sa walang slot or 1 slot na gustong i-2 slot, pwede. Hanggang 2 slot lang talaga siya. So, ibig sabihin, kapag puti yung bike nyo, walang slot, dalawa yung bibilhin nyo na ganito guys para magkaroon siya ng slot. Okay, magiging dalawa yung slot kapag dalawa yung ano, binili nyo ganito. So, meron kasing tendency to guys na mabasag yung bike nyo kapag nag-fail. Ayan, basahin nyo sa baba. Ayan,
When it fails, the bike is deleted. Ayan, ibig sabihin, mabubura talaga. Is wala kayong magagawa lang guys kapag nabura. Okay, wala tayong magagawa kapag nag-extend kayo ng slot tapos nag-fail. Ayun lang, wala. Mababasag talaga guys. So, yun yung tendency dito. Kasi, kailangan nyo mag-ingat or kakabahan talaga tayo kapag gagamit tayo ng converter. Pero huwag kayo mag-alala guys kasi yung basic success rate is 85%. Ayan, 85% yung success rate niya. Ibig sabihin, napakataas nun. Kasi yung percent lang ng failure is 15% lang. 15, okay? So, mataas yung success rate, 85%. So, huwag kayo kabahan kasi mura lang din naman yung Blue Bike. Affordable pa rin naman yun kahit sa mga beginner or sa mga baguhan na nagpa-farm lang ng normal. Okay, so affordable siya kasi below 500M. So ngayon, ito yung gagawin nyo para 2 slot. So paano nga ba natin mati 3 slot? So dito lang, balik kayo dito sa upgrade items, tapos slot extender. Tapos search nyo dito slot extender. Tapos dito naman sa total, sa gitna, search nyo is yung medium. Ayan, itong slot extender medium is ito na yung gagamitin natin para ma-3 slot yung bike natin. Ayan, mababasa natin sa target dito sa baba. Ayan, pwede siyang gamitin sa weapon, blue stain to shadow titanium. Sa armor naman is pwedeng blue stain to shadow titanium. Tapos sa baba nun is astral bike card type blue. So, pwede nyong i-extend yung 2 slotted nyo na bike. Okay, so wag nyo gagamitin tong slot extender kung ano, mga 1 slot lang. Gagamitin nyo talaga to para doon sa mga 2 slot nyo na bike para maging 3 slot. Okay, so ayun, mura lang din to. So ito yung ano, pang beginner na build up ng bike. Okay, so ayun, so halimbawa na 3 slot na natin yung bike. So paano nga ba natin na malalagyan ng slot yung bike natin na magandang slot? Okay, or magandang stats pala. So ngayon kailangan natin dito ng ALS. Okay, ALS kasi yung labanan dito para makuha nyo yung gusto nyong stat sa bike nyo or yung magandang stat. Punta lang kayo dito ulit sa upgrade items. Tapos scroll down nyo lang, hanapin nyo yung ano, option scroll bike. Ayan, dito napapasok yung option scroll natin para malagyan yung 3 slot na bike natin. Ngayon search nyo dito guys kung ano yung gusto nyo. Halimbawa CDI, example lang to guys. Critical damage. Pero sisiguraduhin nyo dito is medium level kasi medium level yung bike natin. Kasi kapag high guys, high level is pang RW3 na bike yan. So hindi yan pang type blue. So, ayan, balik tayo sa medium. Eto, critical damage lang to guys is yung bintahan is 100M. Kapag hahanap naman kayo ng mas magandang stats, halimbawa critical rate is mas mahal. Ayan, 166M. Yung isang scroll. Tapos kung gusto nyo pang mas maganda pa talaga is max critical rate dito available, pero mahal yan. Ayan, or halos 500M na siya. Pero sisiguraduhin nyo na nasa medium level kayo ha. Babasahin nyo muna bago nyo mabilhin. Ayan, yung target nya is dapat astral bike card blue. Kailangan blue lagi. Kasi kapag nakalagay dyan RW3 or ibang name ng bike is hindi yan para sa blue bike. So applicable pa rin to sa RW3. Kung ano yung bike nyo is ganun rin yung gagawin nyo, yung level. Hanapin nyo lang. So kung sword type naman kayo guys, sword skill amp or SSA. Kapag magic naman kayo, magic type, MSA. So pili lang kayo. Sa sword type, yung presyo nya ay halos 200M. Sa magic skill amp naman is 122M lang. So mas mura yung magic. So, kung gusto nyo naman dito guys, meron pa tayong mga resistance. Ayan, katulad ng resist critical rate. Kung ano kayo, mga puro pang pakunat kayo. Kumbaga, kung gusto nyo makunat talaga kayo, halimbawa FS kayo, mas gusto nyo pang pakunatin. Or yung hindi kayo matatabla ng mga critical, yung mga critical hit, is pwede kayo mag-resist type. Ibig sabihin, resistance to para sa mga critical rate or mas mataas yung mga critical damage. Kasi kapag pumasok sa inyo yung tira ng critical damage is masakit talaga yon. Kaya kapag meron kayong resistance ng critical rate, ibig sabihin mabawasan yung ano niya. Bawat hit niya sa'yo is merong minus sa critical rate niya. So
mas mahirap siya mag-critical rate, mag-critical pala sa'yo. Okay, so ayun. Pwede kayong pumili dito. Depende yan sa mga ano nyo, gusto nyo. Ayan. Pero mas maganda guys, yung i-build up nyo, isang critical rate, isang max critical rate, isang ano, amp. Pili lang kayo kung sword type or magic type kayo dito sa dalawa. Ayan, so ayun, ulitin ko. Pwede nyong i-build up is critical rate, max critical rate, at saka isang amp. Pwede rin critical rate, max critical rate, at isang CDI or critical damage. So ayun, meron na kayong ano, bike na 3 slot. Pero, meron tayong pero guys. Meron tayong ano dito. Bago nyo palalagyan ng ano, ng slot. Halimbawa, bago nyo lagyan ng scroll pala, siguraduhin nyo muna na i-plus 15 nyo muna yung bike. So, paano natin ipa-plus 15 yan? Yung una guys, i-upgrade nyo muna to. Yung bike nyo pala, upgrade nyo muna. Ito yung gagamitin nyo, yung medium. Mabasa nyo naman dito sa target kung para saan yung course. Ayun, so i-upgrade nyo yung bike nyo ng hanggang plus 10 or plus 12. Kung kaya nyo plus 12, i-plus 12 nyo. Kasi mahirap na yan. Mahirap na i-ups yan to plus 13, plus 14, hanggang plus 15. So, yung gagamitin nyo, guys, is, halimbawa, example ko na lang sa inyo. Ganito. Halimbawa, i-ups natin yan. Halimbawa, itong bike, itong type blue ko. Yung gagamitin nyo, isipin nyo na lang yung bike ko is nasa ano lang yan, plus 12. So, yung gagamitin nyo, guys, itong perfect core medium. Okay, dito yan makikita sa upgrade. Tapos, hanapin nyo dito yung perfect core. Ayan. Ito yung perfect core, pero hindi tayo sa low level. So, dito tayo sa medium. Ito yung gagamitin nyo, guys. Halimbawa na plus 12 nyo na yung bike nyo. Ngayon, yung gagawin nyo, ipa-plus 15 nyo. Ito yung bibilhin nyo para sure talaga yung pag-ups nyo na 100% success rate. Ibig sabihin, perfect talaga ma-upgrade nyo gamit lang to. Halimbawa, plus 12 na yon. Yung bike nyo, bibili na lang kayo ng tatlong piraso ng ganito para maging plus 15 siya. Pero kung kaya nyo i-ups, magsusugal talaga kayo, is kayong bahala kung ano yung way nyo ng pag-upgrade. Pero sa akin, mas worth it na lang yung perfect core. Kasi may tendency kasi na hindi tayo makapag-ups or hindi mag-success. So, ayun, gagastos na naman. Mas maganda na lang yung perfect core. Kung kaya nyo, hanggang plus 12 lang yung normal ups, tapos I mean, plus 10 lang pala yung ma-ups nyo. Tapos, bilhin na lang kayo ng limang ganito. Okay? So, para lang to sa mga mag-build up ah. So, hindi ko sinasabing mas makakamura kayo kung magsasarili kayo ng pag-build up ng bike nyo. So, hindi ko sinasabing ganun. So, tinuturo ko lang to sa inyo para meron kayong ways ng pag-build up ng character nyo. Kumbaga, meron kayong experience. Ayun. So, halimbawa, na plus 15 nyo na, dun nyo na i-apply yung mga scroll. Dun nyo na lalagyan, guys, ng mga scroll. Yung sinabi ko kanina, yun. Yung ganito. Yung mga critical rate, max critical rate, so kayo nang bahala. Depende sa budget nyo, guys. So, ayun. Tapos, pagdating naman dito, guys, dito naman sa epic natin, di ba wala tayong epic? Wait lang. Ayan. Basahin natin, Astral Bike Card Type Blue plus 15. So, wala siyang epic. Yung epic na sinasabi ko, guys, is dapat kulay purple yan. Dapat kulay purple kung may epic. Nahanap tayo ng may epic na bike para ma-explain ko sa inyo ng maayos. At maintindihan nyo kung ano yung tinutukoy ko. Kasi kapag may epic, guys, mas maganda or mas solid yung ano nyo, yung bike nyo. Ayan, ito yung epic guys. Ayan, basahin nyo sa taas, Astral Bike Type Blue of Convictional. Ibig sabihin, meron siyang extra na stats. Kumbaga yung normal stats ng bike. Maliban dun sa 3 slot. Ibig sabihin, meron pang extra. So, hanap pa tayo dito ng mas maganda or mas klaro. So, ito guys. Ayan, basahin nyo, Astral Bike Card Type Blue of Fatal plus 17. Ibig sabihin, fatal na siya. Meron siyang extra na CDI. Ayan. Pwedeng CRI, pwedeng CDI kasi fatal yung pinag-uusapan natin. So, yung sa kanya is CDI. Ayan. Tignan nyo yung slot niya.
3. So, ibig sabihin yung kulay purple na stat niyan is yung normal stat ng bike. So, iba pa yung ano, tatlong stat na to. So, yung critical damage sa first slot is 10%. Yung pangalawang namang slot is 10% ulit. Kaya 20% yung nakalagay dun sa taas. Yung sa gitna namang critical rate, which is ito yung third slot, CRI yung nilagay. So, yun. Kaya kompleto. Yun yung maganda or advantage ng mayroong epic. Kasi yung sa atin guys, ayan, basahin nyo, wala tayong epic, wala tayong fatal dito, or type blue lang talaga siya. Ayan, as in, ano lang, plain. So, paano nga ba natin malalagyan ng epic? Okay, so ayun. Huwag nyo i-skip yung video natin para mas maintindihan nyo guys. So, paano natin lalagyan ng epic? So, punta tayo dito sa upgrade items. Scroll down nyo lang, hanapin nyo itong ano, bike epic converter. Ayun, dito na yung papasok guys, para sa mga hindi nakakalam dyan. Dito na yung papasok. So, paano natin mahanap yung magandang stats? So, depende yan sa inyo. Pwedeng critical rate, critical damage, all skill amp. So, kayo na lang pumili. Pwedeng CDI yung piliin nyo guys, pero asahan nyo na mahal talaga. Mahal talaga tong mga to. Ayan, walang mura dito guys. Okay, so set natin to sa all slow order ha. Set natin. Tapos medium, 'di ba? Medium yung ano natin, yung bike or blue bike. Ayan, basahin niyo dito, bike epic converter, critical rate. Ibig sabihin kapag ginamit niyo to, huwag kayong mag-alala guys kasi yung basic success rate nito is 100%. Ibig sabihin, kapag nilagay niyo yung epic na to sa bike niyo is 100% talaga, walang fail. Pero meron na namang pero tayo. Kailangan 2 slot or more. Ibig sabihin, dapat 2 slot yung bike natin or 3 slot bago nyo lagyan. Or, meron pa tayo dito, plus 7 dapat or above. Plus 7 above yung astral bike natin. So, which is hindi nyo pwedeng gamitin yung converter na to kapag below plus 7 yung items or yung bike nyo na paglalagyan. So, ayun. At least naintindihan nyo na yung about sa bike, sa pagbibuild up. Ayan, pwede kayong pumili dito. All skill amp, pwede rin, basta medium level. Ayan. So, same pa rin yan. Lahat to applicable sa lahat. Okay? Baka mali yung pagkakandin nyo. Applicable siya sa, ano, sa lahat ng, ano, stats. Yung penetration, resist, skill amp. So, lahat-lahat na yan. Critical rate. Pero, kailangan medium. Kasi nga, blue bike yung pinag-uusapan natin dito. Kapag RW3 naman yung gusto nyo is dito kay sa high. Ayan. So, yun lang. Yan lang pinagkakaiba. So, since na yung topic natin ngayon is blue bike lang, dito tayo sa medium. Pero applicable to dun sa mga ibang bike. Kaya siguraduhin nyo na tama yung binibili nyo. Yung mga level. Ayan. Nababasa naman kasi natin target of use. Ayan no. Astral Bike Card RW3. Ibig sabihin pang RW3 yung bike epic converter na level 3. So, ayun. At least na-explain ko sa inyo guys kung paano nila na-build up yung bike nila. Kung paano yung tamang paglagay ng stats. Kasi yung iba, baliwala lang sa kanila yung mga ganyan. Diba? Or bumibili na lang yung tinatamad. Mas maganda kasi kapag may experience tayo sa paglalagay ng stats or sariling build up talaga natin, di ba? So yun, dito lang muna tayo. Sana nakatulong to sa mga beginners or sa mga hindi pa nakakalam ng mga diskarte sa bikes. Okay? So sa susunod naman, tatopic natin yung ibang ano, yung mga ibang build up dito sa mga set or weapons. Kasi hahaba yung video masyado kapag pinagsama-sama natin dito. So yun. Huwag nyo kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin. I-like nyo yung video at saka mag-comment kayo.